Kapatayin niya yung ilaw sa loob. Ngayon, tignan natin kung mabubuhay siya pag binuksan ko yung ilaw, tapos pumasok ako, ha? Ayos, subscribe ka na! Guys, welcome back sa ating channel. Ako nga pala si Nico. May papakita nga pala ulit ako sa inyong bago. Yung switch namin na nilagay din sa CR namin, nilagay namin ang motion sim. So, di ba nakita nyo nung nakaraan, mali yung aming switch para dun sa ilaw namin kasi nandun sa likod siya ng pinto yung switch. Ayun, para magawa ko ng paraan, nilagyan ko siya ng motion sensor. Ito yun, yung motion sensor. Tinanggal ko muna, tapos pakita ko sa inyo kung paano ko siya kinabit. Tsaka, para saan nga ba to? Para saan itong motion sensor na to? Itong motion sensor na to, malimit itong kinakabit sa mga ilaw. Minsan sa alarm, sa security camera. Ginagamit yan para automatic kapag may dumaan doon sa pinaglagyan mo ng ito, pang motion sensor. Pag na-detect niya, mag-activate yung pinaglagyan mo kung yung ilaw o kaya yung alarm o kaya yung security na CCTV, gagana siya. Ano-ano ba yan na-detect nito? Na-detect nito yung mga tao, yung mga hayop, tapos totoo niyan, yun lang yung application niya, pero minsan nadidetect niya yung mga warm na object na gumagalaw, syempre kasi motion sensor to eh. Halimbawa yung kotse, mainit na yung makina, kapag kayo na gumalaw, pwedeng mag-activate, pero kasi ang nakalagay doon sa pinaka-definition niya, PIR kasi to, infrared. Ang nade-detect niya, yung radiation ng katawan, yung init ng katawan na hindi natin nakikita. Napansin nyo ba yun sa mga airport na thermal scanner? Ganun yan, parang ganun yung itsura nun. Kapag nade-detect niya na may hit yung katawan mo, yung hayop, mag-activate siya. Pero kapag yun ay gumalaw na, hindi gumagalaw. Kahit na may hit ka, pero hindi siya gumagalaw, hindi siya mag-activate. Huwag natin masyadong padalimin yung usapan. Gawin na natin, napakadali lang nito. Kayang-kaya nyo itong gawin kahit sa bahay na kayo lang ang gagawa. Huwag na natin. Ito guys, pakita ko na sa inyo. Dagdag ko lang. Ito palang PIR motion sensor na to. Meron itong mga dip switch. Nakikita nyo yung 5 minutes, 45 seconds, 15 seconds. Delay yan kung kailan siya mamamatay. Kung halimbawa na trigger na yung itong motion sensor natin, umilaw siya. Kung saan nyo siya sinit, dun siya mamamatay kapag wala na siyang tao. Pag wala nang gumagalaw na tao o kaya hayop. Halimbawa, sinit mo siya ng 45 minutes, seconds. Kapag na-detect niya yung tao tapos umalis, bibilang siya ng 45 seconds bago siya mamatay yung ilaw. Tapos dito naman sa taas, meron din siyang dip switch. Makikita nyo, deep dark, light dark, all day. Pag sinwitch nyo ng all day, makakadetect siya o mag-activate siya kahit na maaraw, maliwanag. Magagamit siya. Kapag ka naman itong sa dulo, yung deep dark, hindi siya gagana kapag ka maaraw. Magagana lang siya kapag ka madilim yung lugar. Tapos, ito, dun sa gitna, hindi siya maaraw, hindi siya maliwanag pala, o hindi siya sobrang dilim. Sa gitna lang siya. Tapos, rewiring natin. Naganda ako ng diagram ulit. Napakadali lang. Itong kita nyo ulit itong aking ginawa na ano na extension outlet, nandun yan, nasa video yan, hanapin nyo dun sa channel ko. So, kita nyo yung line 1, yung magagaling yun dun sa kisame nyo, line 1 tsaka
neutral line, null line. Kapag lumabas doon sa kisame nyo na dalawang wire, sabihin natin ito yon. Lalagay lang natin yung brown tsaka yung isang blue na nasa dulo. Ito, brown tsaka blue. Ito yung line 1, line 2. Pwede nyo rin itong gamitin sa ano. Halimbawa, meron kayong second floor. Tapos meron kayong hagdan. Imbis na magkabit kayo ng... pwede kayo maglagay ng switch talaga. Pero maganda kung maglalagay kayo nito. Kasi kapag naglakad kayo doon sa gitna ng hagdan, automatic na mabubuhay yung ilaw. Tapos yung isang blue tsaka yung yellow na nasa gitna, ito. Kakapit na natin doon sa ilaw. Ito yung aking ilaw. Ito yung ilaw ko sa banyo. Manakatipid kayo dito. Kasi kapag lagi nyo nakakalimutan yung ilaw nyo sa banyo na patayin. Kukonsumo kasi sa kuryente yan eh. Halimbawa, matutulog na kayo sa gabi. Tapos, nagpunta kayo sa CR. Tapos, takot na kayong bumalik kasi madilim. Iiwan yung buhay yung ilaw. Kukonsumo siya ng kuryente eh. Kailan nyo pa mapapatay kapag nagising na kayo ulit. Itulad ng meron kayong ganito. Pag meron kayo nito, automatic siya mamamatay pag wala nang gumagamit. Kahit na iwan nyo siyang buhay. Ayan. Tapos, saksak natin. Nakaset siya ng 15 seconds lang gawin natin. Tapos, kasi may liwanag, i-all day natin. Hintayin natin, mabubuhay yan eh. Tapos, natin pagka may dumaan. Ayan. Tapos 15 seconds bago siya mamatay. Pero pwede nyong habaan yung oras para hindi agad siya mamatay. Kasi minsan, pag CR kayo, gugulat kayo mamatay kahit na gumagalaw kayo. Subukan natin. Ayos. Pwede nyo rin niya ilagay sa mga ano. Kung meron kayong walk-in closet. Ayan. Pang mayaman, pang sosyal. Try natin i-switch sa ano. Sa dark. Tingnan natin kung nag-a-activate siya. Hindi siya nag-a-activate kasi maliwanag siya. Try natin yung nasa gitna ng dark tsaka yung all day. Ayaw niya rin oh. Kasi maliwanag. Pwede niya natin ilagay doon sa all day. Yun. Ayos. Kabit na natin doon sa kisame. Yes, ito nga pala yung kisame namin sa CR. Ito yung sinasabi kong dalawang wire na lalabas. Nilagyan ko lang siya ng connector para madali akong magkabit. Tapos ito yung motion sensor, PIR motion sensor. Nagbutas lang ako dito. Kasi dapat nandito yung switch namin. Hindi lang nandito sa kapila. Kapit ko muna ito. Ito lang. Papatay ba yan?
Tinatay ko lang sa trip yung breaker. Balikado kasi kapag naroon pang kuryente. Dapat safe tayo palagi. Ayan guys, yung dalawa, para dun siya. Ano ko na lang. Shoutout na nga rin pala. Shoutout kay yung katropa ko, yung Tito Buenafe. Gawin mo ito sa bahay mo. Ang CR mo, para yung mga bata. Ang pag-hindi abot yung switch. Okay, ilaw siya. Tsaka kay Ma'am, ano man? Ma'am? Ma'am Eli? Ma'am Eli Habacon. Salamat po sa support. Tsaka kay Kuya. Kuya, lagi nagko-comment. Napaka-supportive. Pagbutas nyo, dapat hindi sakto dito. Dapat medyo maliit kasi pagka malaki, sagaray na. Lulusot. Shoutout na rin doon sa mga hindi ko napanggit. Sa mga nung nakakatulong ako sa inyo, tapos nakapanood kayo, mag-subscribe naman kayo para madagdagan yung subscribers ko. Hirap kaya mag-video. Pawis-pawis na nga ako. Ayan. Pero para sa inyo, gagawin ko, siyempre. Nakakabit na siya. Tignan natin itong ilaw. Ito maganda itong ilaw na ito kasi tignan na nipis na ako. Pero ano ito, 18 watts ito. Pumputas na kayo naman. Ito nga palang motion sensor na to, ang rating niyan, nasa 40 watts lang yung kaya niya. Ngayon, kung meron kang dalawang ganito kalaki, 18 watts, 36 watts, hanggang doon lang, hindi nyo na pwedeng dagdagan ng ilaw. Kasi hanggang 40 watts lang ito. Kasi kapag ginamitan nyo ng, halimbawa, ginamit nyo sa exhaust fan, kinabitan nyo ng exhaust fan, sisira yan kasi malakas ang ilang watts yung madami. Malakas ang watts nyo. Dito lang na sa ilaw. Ayos! Maraming salamat, mag-subscribe ka na. Kung nakapag-subscribe ka na, maraming salamat. Hindi pa natin natetesting. Testing muna natin. Hindi daw siya. Ilaw labas ko lang ito. Nakapatay ngayon yung ilaw sa loob. Ngayon, tignan natin kung mabubuhay siya pag binuksan ko yung ilaw, tapos pumasok ako ha. Ayos, subscribe ka na.